Sa cellphone video na ito, makikita ang pilit na pinapaalis ng isang security guard ang mahigit 50 kabataan na nagrarumble sa kalsadang ito sa Pampanga. Pero imbes na umalis, ang security guard pa ang pinagbalingan ng galit ng mga bata. Saan hahantong ang kaguluhang ito? Sa isa namang closed circuit television o CCTV footage, makikita ang habulan ng ilang kabataan sa Tondo, Maynila. Maya-maya pa, isang bata ang inundayan ng saksak ng isa pang bata. Makaligtas kaya ang biktima? Ano nga bang dahilan kung bakit patuloy na nasasangkot ang ilang kabataan sa mga gulo at krimen sa lansangan? Sa kanilang nanlalapad na liig, mabilis na kilos at nakamamatay na kamandag, kalaban ang turing ng karamihan sa Philippine Cobra. Pero may ilang walang takot na sumasagip sa mga ahas na naligaw sa tirahan ng mga tao. Ganda Cobra! Sa katya pa rin din niya. Wala. Ang kanilang susunod na misyon, i-rescue ang ilang Cobra sa Pampanga. Magpakita kaya ang kanilang makamandag na pakay? Ayun! Uy! Meron na! Pero tumatayo! Sakay ng kanilang sidecar, dumayo sina Richard at Ferdinand sa isang bahay sa Pampanga mula Tarlac. Mas kilala ang kanilang tandem bilang Tropang Tuklaw. May nakikita daw silang mga ahas dito eh. Si Sir, tumawag. Okay. Tara. Ayan na. To the rescue sila kapag may ligaw na ahas sa isang komunidad. After 2 hours ng biyahe, nakarating na yung Tropang Tuklaw dito sa Lubao, Pampanga. Mula sa kanilang lugar sa Concepcion, Tarlac. May nag-report kasi sa kanila na meron daw nakitang cobra sa bakuran na yan. Tingnan nyo naman yung lugar, ano? Sa harap ng bakuran, rice field, sa loob ng bakuran. Medyo masukal. So, hindi talaga malayong meron ngang cobra na nagtatago dito. Nung mag-gascutter nga ako, meron naman akong nakita. Eh, ang ginawa ko, tinakpag ko. Ewan ko kung yung pagkatakip ko, ewan ko kung nandun pa. Ano? Oo. Alam man, sunduti ko pa yun. Baka matukulaw pa. Mapunta sa'yo. Oo. Ikaw pa malagay sa panganib. Oo. Ilang sandali pa. Ah, ito yun. Hindi ka siya na may ahas dito. Kasi po pag nagbalat, possible po na nasa paligid lang. Sa mga lakad ng tropang tuklaw para mag-rescue ng mga ahas, isa ito sa mga indikasyon na hinahanap nila. Hunos, yung parang damit na tinanggal ng mga ahas at base sa nakikita nila, cobra daw yung nagtatago dyan. Okay lang ba kung nandito ako sa tabi niyo? Layo lang po kayo. Layo po, tayo. Sige, lalayo muna tayo. Walang protection yung kamay. Ako pinikilabutan sa mga to. Sanin na yung galawan. Walang katakot-takot. Maya-maya pa. Yun! Ayun nga, pero nga, ayun mo. Ayun na, tumatayo. Nakakilabot din pala. Anong isko? Laki din! Anong unang-unang gagawin pag ganyan, pag nahuli? Hindi, pakakagat. Pakakagat? Bakit nyo ipapakagat? Para seryo yung pamandang issue. In case na, para maiwas na rin po yung diskrasya. Sakaling matuklaw ka, wala, konti na lang po yung venom. Yan, kagaya niyan. Naglalabas na ng venom yan. Opo. Ayan, malabas sana po. Siguro po, kakasiksik po niya sa semento. Kasi po nakulong siya eh. Talagang sisiksik siya. Niya yung sisiksik muso siya. Niya. Wala siyang ibang gagamitin ko din yung muso. Oo. Ano ba yung nasimula sa pagre-rescue ng mga cobra? Starting po to na pandemic ko 2021.
So wala pong trabaho. So siyempre may pamilya po tayo. Kakapanood po ng YouTube, nakita ko po na pwede palang kumita doon. Laki! Ang baksik po. Meron akong kakilalang marunong po manguli ng ahas. So niyaya ko po siya. Yan, kasama niya po. Kasama ko. Paano kayo nakakuha ng mga nire-rescue? On call po, sir. Matawag po sila. Gumawa po kami ng FB page para dun sila kumontak. On call naman. Tapos pupunta ko namin. Madami ba? Marami, sir. Madami, sir. Marami ba nagpapa-rescue? Alos araw-araw po. Ano? Ano yun? Pag bago kayo pumunta dun, meron na kayong napagkasunduan? Yun po, tinatanong po nila kung magkano bibigay. Sabi lang po namin, ano, yung pamasahe lang po. Katagalan no kasi sir, parang nag-i-enjoy na kami, nakakatulong kami sa mga tao. Masaya po kasi kung di na uli yan, delikado ko. Saka baka-baka. Sa ilalim ng Republic Act 9147 o Wildlife Act, bawal ang pumatay at mag-alaga ng buhay na wildlife, lalo na kung walang permit. Mahalaga ang papel ng Philippine Cobra sa ating ecosystem. Dahil mga pesteng daga ang pangunahing pagkain nila, nakokontrol nila ang pagdami ng peste na kadalasan ay nagdadala ng sakit at naninira ng mga pananim. Kung mawawala ang mga cobra, wala nang gagawa nito sa ating ecosystem. Kaya sa tuwing may mahuhuli o marirescue na wildlife, dapat i-turn over ito sa Department of Environment and Natural Resources o DENR. So Richard, pag nakakahuli ba kayo ng ganyan, usually anong ginagawa niyo? Nire-release po namin. Nire-release. Ngayon, sakto naman dahil kasama natin yung mga taga-DNR, ang tama talagang protocol is turn over natin sa kanila. At sila na yung bahalang doon sa pangangalaga ng mga na-rescue niyo. Mga taga-DNR. Sige. Salamat. Salamat po. Kayo na pong bahala. Sa parehong barangay, may isa pang residente ang nanawagan ng tulong matapos makakita raw ng cobra sa kanilang bodega. May isa pang lugar na pupuntahan yung tropang tuklaw dito pa rin sa bayan ng Lubao. Merong naispatan na ahas daw dito. Tignan natin kung anong gagawin ng grupo. Pagdating namin sa bodega, mga bakas na lang ng kobra ang naabutan namin. Napatay na pala ng residente ang ahas. Ito yung marka ng dugo ng ahas na naiwan dito sa bodega. Makaraang mapatay ng isang residente. Ito naman yung litrato. Ito makikita kung gaano kalaki yung cobra na kanyang napatay. Nagawa niya raw doon dala ng takot. Takot para sa kanyang pamilya at para sa kanya. Baka raw kasi sila pa yung malagay sa panganib. Kailan niyo po napatay? Noong isang gabi. Bali, apat na gabi na ngayon. Eh, galing sa, siguro, sa kulungan ng baboy. May maraming lungga sa likod. Paano niyo napansin? May pumasok dyan yung manugang namin, nakita, pumasok. Yung mayroon akong kahoy na kinatatakutan ng mga ahas. Mm. Pag tinamaan mo, mapipilay. Bakit po ba? Bakit niyo po naisipan na ito yung tamang paraan? Patayin ko na. Baka magkatukulong ng iba. May mga bata ba rito? Oo, marami pong bata dito. At dahil kasama namin ang mga taga-DNR ng Lubao, Pampanga, hindi nila pinalampas ang pagkakataon na paalalahanan si Mang Manuel. Bawal po yung pagpatay doon. Kung sakali man po na may nakita po kayo, may sightings po, may nakita po kayo na cobra, pwede nyo naman po ipagbigay alam sa amin. Bigay nyo na lang yung number nyo. Marami ng documented cases dito sa Pilipinas sa mga natutuklaw ng ahas. May mga pagkakataon na umahantong kayo sa kamatayan. Sa Nagkaroon, Laguna, nagkatotoo ang kinatatakutan ng marami. November 2022, natuklaw ng ahas ang 7 taong gulang na si Neo Dano habang natutulog. Tawag-tawag ko po yung anak ko. Anak, gumising ka na, tinatawag ka ni Mamila. Hindi po siya naimik, hindi, nakakailang tapik po ako sa kanya, hawak ko po yung binti niya. Hindi po nagigising, pag hawak ko po sa kanya, matigas po siya na malamig. Sinubukan pa siyang isugod sa ospital, pero tuluyang pinawian ng buhay ang paslit. Natuklasang may 7 tuklaw ng ahas ang bata. At base sa kanyang mga sugat, na lamang isang Philippine cobra ang nakapatay kay Mio. Kalamba daw po may antivenom.
Siyempre, sa sitwasyon ng anak ko, sasabihin po nila na minuto lang daw po ang itatagal ng tuklaw ng kobra. Kung iisipin po namin, biyahe po, sobrang traffic, wala po kaming service. Kaya po, dapat po sa mga may kakayahan, mag-ano po sila ng isang munisipyo, mayroon pong anti-venom. Sa tulong po ng mga kapitbahay namin, nahinalugog po nila yung bahay. Yung higaan po, yung mga damitan, inano po lahat ng mga nakataob, mga ilalim-ilalim. Doon po, nakita po ng mga kapitbahay po namin, sa ilalim po ng ref namin, nagtago po yung ahas. Binaril po nila yung ahas. Hindi pa rin daw matanggap ni Jennifer na sa isang idlap, nawalan siya ng anak. Napakabait, magalang, mapagpaubaya sa kapatid. Ang dami po ng pangarap. Gusto pa nung maging pulis. Kaya po nung namatay po yun, pinabaunan ko po yun ng, ano, yung pellet gun po yun. Kasi sabi ko, nak, pasensya ka na, ngayon ko lang nabili kasi mahal nga po kasi eh. Mas katanggap-tanggap pa sa akin bilang nanay yung alam mo yung anak mo may nararamdaman eh. Kesa yung natutulog nga lang po yung anak ko eh, tinuklaw po eh. Ano po kasalanan nun? Ang Philippine Cobra ay isa sa pinakamakamandag na ahas hindi lang dito sa Pilipinas ha, kundi sa buong mundo. Kaya naman sa mga komunidad tulad dito na may palayan, may sukal, malaki ang posibilidad na biglang magkaroon ng cobra dyan. At dyan na, nagsisimula yung tinatawag na conflict sa pagitan ng tao at hayop. Paliwanag ng eksperto, kadalasang napupunta sa teritoryo ng tao ang mga ahas dahil na rin sa paghahanap nila ng pagkain. Posible ring nasira na ang kanilang natural habitat. Near threatened na ngayon ang Philippine cobra. Ibig sabihin, may banta na sa kanilang bilang. Sip, ang Philippine cobra na narescue ng tropang tuklaw, agad itinun over sa DENR. Dinala ang ahas sa isang zoo sa Clark, Pampanga. Dito siya iku-quarantine at i-rehabilitate bago ma-release pabalik sa wild. Mapanganib man ang ginagalugad din na Richard at Ferdinand, sapat na raw ang natatanggap nilang pasasalamat mula sa mga residente. At ang makitang parehong ligtas ang tao at ang hayop. Parang masaya kami, marami nagpapasalamat. Pero hanggat may tumatawag, siguro di kami hihinto. Ano ang isip niyo para sa kanila to? No. Nandun ba sa isip niyo yung pag may narescue kayong isang ahas, meron na rin kayong parang narescue ng isang tao? Parang gano'n. Jumbo cobra! Ang tao at hayop, sabay na nabubuhay sa iisang mundo para mapanatili ang balanse nito. Pero unti-unti nang nasisira ang balanse ito ng kalikasan. Kaya may mga naliligaw na hayop na nagiging banta sa buhay ng tao. Ang cobra rescuers gaya ng tropang tuklaw, malaking tulong para maiwasan ang kapahamakan. Pero sana dumating ang araw na hayop o tao man, ligtas sa kani-kanilang tahanan. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook. Bandang alas 12:30 ng tanghali nitong January 19, 2023, makikita sa CCTV video na ito ang habulan ng ilang kabataan sa Tondo, Maynila. Habang tumatakbo ang isang batang lalaking itinago namin sa pangalang Red, 13 taong gulang, naabutan siya ng isa pang batang lalaki. Ilang sandali pa, bigla siyang inundayan ng saksak sa likod ng humabol sa kanya. Nadapa sa kalsada si Red. Ano ang ugat ng alitan at ano ang sinapit ng biktimang si Red? Naglalakad pa uwi ang batang tatawagin natin na si Red, 13 years old, dito sa kahabaan ng Soli Street sa Maynila. Nang walang provokasyon ay bigla siyang habulin ng apat na kalalakihan. Tumatakbo si Red, nahabol siya at bigla na lamang sinaksak dito sa likurang bahagi ng kanyang kanang balikat. So nasaksak na pero tumakbo pa rin si Red hanggang dun sa may tindahan, sa may kanto. At nang mapansin niya na wala nang kumahabol sa kanya, ay napaupo yung bata.
at doon na siya tinulungan ng ibang mga bystander at dinala sa Tondo General Hospital. Nakausap namin ng ilan sa mga unang rumesponde sa insidente ng pananaksak. Nakita ko lang ginanon sa likod. Ah, nakita nyo lang. Tapos may gawin yung babae roon. Kaya may sinaksak. Kaya bumaba ako sa kaya ko hinabot yung mga tao. Kumusta ho yung bata? Sabi tumanggi. Pero tumanggi nang magbigay ng pahayag ang kanyang pamilya. Pinuntahan namin ang police station na humawak sa kaso. And the suspect, kailan niya nakuha? The day. Yung araw din na yun. Nang hapon. Sumuko. Oo, kasi inanap siya. Kaya ang ano, nag-voluntary surrender siya. Siya lang. Siya yung na-identified. Yung tatlo, hindi pa rin. Ayon sa investigasyon ng mga pulis, napagtripan lang ng mga suspect ang biktima. According to the narration of witness, while they are walking at the said place, they saw four male factors approaching them, and after a while, basta-basta na lang, gano'n na lang. Sinaksak na lang siya. Without apparent reason, yun ang nasa report. Pero nakipag-areglo na raw ang pamilya ni Red sa suspect, kaya wala nang naisang pangkaso. Pwede ba yun? Pwedeng palampasin yan? Eh kung ayaw nang magreklamo, sa sino ang kukuha na namin ng... Sinabi nga ng mga investigator, talagang pinipilit talaga ayaw. They are not interested. Kailangan talaga ituloy-tuloy. Para sa akin, ha? Pag hindi, parang okay lang laging nangyayari. Eh paano kung namatay mo? Paano kung talagang may tinamaan ka na vital doon na ikaka-disable niya? Diba? Sa pag-aaral na ginawa ng UNICEF, 8 sa bawat 10 kabataan, edad 13 hanggang 24 ang nakakaranas ng karahasan. Madalas mangyari daw ito sa bahay, paaralan, trabaho o sa komunidad na kanilang ginagalawan. At sa ilang pagkakataon, kapwa nila kabataan ang nagdudulot ng karahasan. Sa isang food park sa Angeles City, Pampanga, mahigit 50 kabataan ang pilit na inaawat ng isang security guard habang nagrarambulan. Pero imbes na magpaawat, pinagbalingan ng galit ng mga kabataan ang gwardiya. Tadyak, suntok at mga tama ng bato ang tinamu niya mula sa mga bata. Sa pagtatanong-tanong ng reporter's notebook, natukoy namin ang ilang kabataang sangkot sa riot. Kabilang sa kanila ang 17 taong gulang na si Anna, hindi niya tunay na pangalan. Dito na namin nalaman na nagsimula pala ang gulo sa isang one-on-one na sabunutan sa pagitan ni Anna at ng isang miyembro ng kalaban nilang grupo. Kasama ko po yung mga tropa ko po noon. Sabi ko, ba't niyo ako hinahanan? Hindi ko naman kayo kilala. Tapos bigla po nila akong one-on-one lang daw po. Tapos sabunutan na po kami. Sa video ito, halos makubaran na ng damit si Anna habang nakikipagsabunutan sa isa pang batang babae. Makikita rin sa video na ilan sa mga nakapaligid ang umaawat. Pero mas marami ang nakikisawsaw at nagsasabing hayaan lang daw ang dalawang batang babae. Pero ang away ng dalawa tuluyang nauwi sa rambol. Yun po, yung nakaubad po. Tapos yun lang po yung kawal ko. Tapos yun po yung nakaitin po yung nanipa po sa ulo ko. Marami po sila. Kasi hindi ko na po alam yung nangyari kasi pinagsisipa ko yung luko. Mabuti na lang daw at dumating ang pinsan niyang si Rona, hindi na tunay na pangalan kaya siya nakaligtas. Babaeng nakaway po ng pinsan ko, pinagmumura niya po yung gwardiya kasi po pinapaalis lang po kamit. Yung gwardiya naman po, bigla niya po may tinulak po siya. Tapos yun doon na po nagsimula lahat yung pinag-ano po nila yung gwardiya. Susunod, dito na nagsimulang pag-inita ng mga kabataan ng umaawat na security guard na si Crescencio. Sa cellphone video na ito, makikita ang pinagbalingan ng galit ng mga kabataan ang gwardiya.
namin ng security guard sa video. Kwento ni Crescencio Gonzaga. Pumagitna lang siya para hindi na lumalapa ang away ng dalawang grupo. At bilang isang tagapagpatupad ng isang order sa isang lugar, parang insulto ho sa akin na may nangyayari pong ganun sa aking binabantayan. Bigla na lang nila akong kuhan, binalingan at pinagbabato. Natigil lang ang pananakit sa kanya nang dumating ang iba pang gwardiya. Nadismaya ako doon dahil yung akala ko kaya sila, matatakot sila sa isang kagaya ko na magpapatupad ng batas. Pero hindi, matatapang na. Pero hindi na rin nagsampa ng kaso si Crescencio. He manifested his desire not to file a complaint kasi nga, according to him, hindi naman siya ganong nasaktan kaya hindi na siya nag-file ng kaso. Naiintindihan naman daw ni Rona at Ana ang kanilang pagkakamali. Gusto po namin mangingin ng pasensya kasi nga po bigla po namin naisip na paano kung sa papa namin nangyari yun ako, tito ka mag-anak man namin. Tatay na lang ni Ana ang kasama niya sa bahay. May iba na kasing pamilya ang kanyang ina. Kaya sa barkada raw siya nakahanap ng bagong pamilya. May paliwanag ang isang psychiatrist kung bakit nasasangkot ang mga kabataan sa karahasan sa kabila ng kanilang murang edad. Maaari po is yung exposure ng mga kabataan po to violence. Pag minsan po sa media, be it any form of media like TV, sa radio, magazine, social media. Yung paglalaro din ng mga video games na medyo violente, baka during their development, no, nagkaroon na sila ng previous history or experience ng violence at ito ay naging trigger or risk para sila din ay magkaroon ng ganong klase ng behavior pag sila ay lumaki na. Noong 2020, umabot sa 15,892 ang bilang ng Children in Conflict with the Law o CICL na naaresto ng mga otoridad. 1,806 sa mga CICL na ito ay na-turn over sa mga pulis. 9,502 naman ang nadala sa DSWD. 2,447 ang ibinalik sa kanilang mga pamilya. At 3,111 ang at-large o hindi pa nahuhuli. Mas maganda po kung meron po ipapasok sila sa mga rehabilitation centers, ay meron talaga pong structured na programa. Para hindi lang po sila yung punish lang, ang dating po sa kanila is pinaparusahan sila, kundi ang programa na yun ay nag-aano din, nagtuturo sa kanila. Sabi nga, it takes a village to raise a child. Dapat na pinagtutulungan ng pamilya, komunidad at maging ng pamahalaan ang pagpapalaki sa kanila. Dahil kung maliligaw sila ng landas na tatahakin, hindi lamang ito problema ng isang pamilya, kundi problema ng buong lipunan. Ako si Maki Pulido. Ako si Jun Veneracion at ito ang Reporter's Notebook.